Manong, ano ka ba? Manong naman, ang mahal ng mga ito. Hindi ka kasi nag-ingat. Tingnan mo tuloy yung nangyari. Ay nako! Stressed. Yan ay isang salitang pwedeng gamitin upang ilarawan ng isa sa mga supervisor ng Flora Wedding Company. Supervisor na kasalukuyang tumatakbo sa buong building na parang baliw. Kung saan-saan na lang siya pumunta. Nilibot niya ang lahat ng palapag ng kumpanya upang siguraduhin na tama ang ginagawa ng lahat at ayos ang mga dapat ayusin. Ginagawa niya ito dahil maraming staff ang nagkataon na nag-leave para dumalo sa kani-kanilang mga emergencies. Pinayagan sila ng isang supervisor na umalis, ngunit hindi alam ng supervisor na napakarami sa kanilang nagbakasyon para sa araw na yun, na nagresulta sa kakulangan ng kawani sa kumpanya. Bilang supervisor ng kumpanya na ito, kailangan ko itong gawin. Naku, yari talaga yung mga yan bukas. Di man lang nagsabi ang iba sa akin na hindi sila papasok ng araw. Umunda talaga sila. Ani Arya, habang agresibong nagmamap sa ika-apat na palapag ng kumpanya. Iisa lang ang janitor sa building dahil karamihan sa kanila ay nagpahinga. Kaya naiwan si Arya sa paglilinis. Hindi lang si Arya ang nagtatrabaho, may iba rin. Ngunit hindi nila na kaya ang lahat ng gawain, kaya naman nagsikap sila ng sobra dahil hindi nila kayang makipagsabayan sa pagiging short staff. Napagod si Arya, kaya bigla niyang inilagay ang map sa dingding at sumandal dito habang minamasahe ang kanyang ulo. Bandang alas 3 na ng hapon noon. Dahil sa hirap niya sa trabaho, nakalimutan ni Arya na kumain. Naku, pag ako walang raise dito. Sabi ni Arya sa sarili na nakakunot ang noo. Walang-walang limitasyon na oras para magpahinga si Arya, kaya agad siyang tumayo at kinuha ang mop at balde para lumipat sa ikalimang palapag para maglinis ng sahig. Pero bago pa man siya makapasok sa elevator, ay nasulyapan niya ang isang matandang lalaki na may dalang balde at mop din at nakasuot siya ng damit ng janitor. Isinara na lang ni Arya ang elevator at tinawag niya ang matanda. Manong! Sigaw ni Arya. Narinig ito ng matanda at tumalikod dito para harapin si Arya. Nang makita niya si Arya, ay may malaking ngiti siya sa labi. Hello po! Nakangiting sigaw ng matanda at ikinilito ito ni Arya. New recruit ka ba? Tanong ni Arya at bahagyang tumawa ang matanda. Parang ganun, Miss Arya. Tumungo si Arya bilang pag-unawa bago siya muling nagtanong. Anong pangalan mo, Manong? Ricky na lang, Miss Arya. Tumango ulit si Arya. Ah, huwag niyo na akong pansinin at magpatuloy ka na sa iyong trabaho, Miss Arya. Matanda na ako pero kaya ko pa rin naman. Sabi ng matanda na si Ricky habang nakangiting kumaway kay Arya. Ang awkward para kay Arya pero nagtaas siya ng kamay at kumaway pabalik ng nakangiti kahit na parang kinakabahan ang ngiti niya. Sana lang ay hindi nakita ng matanda ang kabanyang ngiti dahil sa layo. Pagkatapos ay lumayo ang matanda at ganoon din si Arya. Pinindot niya ang pindutan ng elevator at pumasok sa loob pagkatapos nito bumukas. Ah! Kailan ba matatapos to? Reklamo ni Arya habang papasok ng elevator. Nang makarating siya sa ikalimang palapag, magsisimula na sana siyang maglinis nang may napansin siyang kakaiba. Ang mga palapag ng ikalimang palapag ay nagniningning na at walang batik. Huh? Sinong naglinis dito? Walang tinatanong si Arya kundi ang sarili niya habang naglalakad siya sa palapag ng ikalimang palapag. Tiningnan niya ang mga bakanteng silid sa ikalimang palapag ng kumpanya at nagulat siya. Malinis ang lahat ng mga silid. Nakaayos ang lahat. Malinis ang mga sahig. Walang batik ng alkabok ang makikita at amoy sariwa ang silid na parang hindi pa nagagamit. Sino kaya ang naglinis dito? Ang galing naman, ang linis.
Bulalas ni Arya habang pinagmamasdan ang buong silid. Tahimik niyang tinitingnan ang buong silid bago niya narinig ang tunog ng pagkabasag. Agad na lumabas ng silid si Arya at sumugod kung saan ang galing ang tunog. Napansin ni Arya na bukas ang isa sa mga pinto sa ikalimang palapag, kaya agad siyang nagtungo para tingnan ito. At nang buksan niya ang pinto, nagulat siya na makita niya ang matanda kanina. Nakaluhod sa lupa ang matanda na may ginagawang hindi alam ni Arya dahil nakaharap sa kanya ang likod nito at hindi niya makita kung anong ginagawa ng matanda. Manong Riki, anong ginagawa mo? Tanong ni Arya habang dahan-dahang naglalakad patungo sa matanda. Nang makalapit si Arya, laking gulat niya na makita ang mga basag na bubog ng klorera sa sahig. Manong, anong ginawa mo? Hindi napigil ang mapasigaw ni Arya sa matanda na labis na napatalon sa gulat. Miss Arya, pasensya na. Papalitan ko na lang. Hindi ko kasi napansin ang vase na ito nang pumasok ako. Humingi ng tawad ang matanda, ngunit hindi ito narinig ni Arya. Ang kanyang mga emosyon para sa araw na yun ay napuno siya at napuno na. Ibig sabihin, nagalit na siya. Manong, ano ka ba? Galit na sigaw ni Arya habang nakaluhod para kunin ang mga piraso ng basag na salamin. Manong naman, ang mahal ng mga ito. Hindi ka kasi nag-ingat. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Hay nako! Saway ni Arya sa matanda. Pasensya na. Ito lang ang nasabi ng matanda. Nakasimangot na tininan ni Arya ang matanda at napabuntonghin ng ito para ilabas ang stress. Alam mo Manong, sa tingin ko, hindi ka talaga bagay sa trabaho na to. Bago ka, di ba? Nako, baka pagkatapos ng isang buwan na pagtatrabaho mo dito, isang dosena ng mga plurera na ang nabasag mo. Nako Manong, malaki ang babayaran mo. Kung ako sa'yo Manong, umuwi ka na lang at manatili sa bahay mo kasama ang mga apo mo o mga pamilya mo. Hindi ka talaga bagay dito sa kumpanya na ganito. Kinamot ng matanda ang ulo niya bago sumagot. Miss Arya, bakit nga pala kita binibigyan ng pagpipilian? Ako nga palang supervisor. Manong Riki, wala akong pakialam kung bago ka lang. You're fired. Kaya, aray, naputol ang pagsasalita ni Arya nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang mga daliri. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, napansin niyang dumudugo ang isang daliri niya. Mabilis na tumayo si Arya. I don't want to hear any excuses, Manong. You're fired. Huwag ka nang bumalik. Please lang. Nang hindi man lang nakapagpaliwanag ang matanda, mabilis na lumabas ng kwarto si Arya para pumunta sa banyo. Napabuntong hininga na lamang ang matanda habang pinagmamasdan ng dalaga na lumabas ng silid. Naku, malaki talaga ang epekto ng stress sa mga tao, sabi ng matanda. Papunta sa banyo, pinisil ni Arya ang sugat niya para lumabas ang dugo sa sugat. Pagkatapos, ay inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng lababo at hinayaang hugasang mabuti ng tubig ang kanyang sugat. Habang naghuhugas siya ng kamay, tumunog ang phone niya. Pinatay ni Arya ang tubig at pinunasan ang kamay ng malinis na tuwalya. Pagkatapos, ay sinagot niya ang tawag sa kanyang telepono at inilagay ito sa pagitan ng kanyang balikat at tainga habang naglalagay siya ng band-aid sa kanyang sugat gamit ang kanyang dalawang kamay. Hello? Sino to? Tanong ni Arya dahil wala siyang oras na makita ang pangalan ng tumatawag dahil agad niya itong sinagot. Arya, si Mira to. Dinilit mo ba yung number ko? Ang sama mo. Well, anyway girl, andito si Bo sa first floor. Pinatawag niya ang lahat ng staff, kaya bumaba ka na. Nasaan ka ba? First of all, boss? Sinong boss? Si Sir Rodolfo ba? Tanong ni Arya. Si boss, yung original na may-ari ng kumpanya na to. Papa ni Sir Rodolfo? Si Sir Richard. Hindi mo pa siya nakikilala, I think. Since nung nag-apply ka ng trabaho dito, eh, si Sir Rodolfo na yung namamahala. Paliwanag ni Mira. Ah, ganun ba? O sige, pupunta na ako. Tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Okay, bilisan mo ha.
Ikaw lang ang hinihintay. Sige. Bye. At pagkatapos ng tawag, mabilis na tinapos ni Arya ang kanyang ginagawa at tinungo ang unang palapag ng kumpanya. Pagdating niya, nakita niya ang lahat ng staff na nakapaligid sa isang tao. Dahil nakapaligid ang mga tauhan sa taong iyon, hindi makita ni Arya kung sino ito. Nagpa siya si Arya na lapitan ang kaibigang si Mira. Mira, hello, nandito na ako. Bati ni Arya sa kaibigan at katrabaho. Ay puti, andito ka na. Sir Richard is about to explain kung anong gagawin natin para sa ngayong araw. Tumango si Arya bilang pag-unawa. Ah, Miss Arya, there you are. May biglang nagsalita at nakuha nito ang atensyon ni Arya. Tumabi ang ilang staff para makita ni Arya kung sinong tumawag sa kanya. At sa kanyang pagtataka at pagkadismaya, ang taong tumawag sa kanya ay ang parehong matanda na tinanggalan niya ng trabaho ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Tinapik ng kaibigan ni Arya ang kanyang balikat. Ano po yun, sir? Nagulat siya nang biglang umiti sa kanya ang matanda. Nothing, Miss Arya. I just want to thank you for your work dito sa Flora Wedding Company. We appreciate workers like you. Sabi ng matanda. Este, ni Sir Richard kay Arya. Isang butil ng pawis ang tumulo sa noo ni Arya nang tanggapin niya ang papuri mula sa kanyang superior. Salamat po, sir. At nagsimulang magpaliwanag si Sir Richard tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin ngayon tungkol sa kanilang problema sa pagiging kulang sa tauhan sa kumpanya. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng lahat. Ngunit huwag matakot. Dahil sa sitwasyong ito, lahat na naririto sa kasalukuyan ay makakatanggap ng pagtaas ng sweldo. Kakausapin ko rin ang mga hindi sumipot ngayon at ang mga walang tamang dahilan ay paparusahan ng naaayon. Kaya huwag mag-alala. Lahat kayo ay makakatanggap ng maayos at patas na pagtrato. Sabi ni Sir Richard at naghiyawan ang lahat. Bagamat masaya rin si Arya, hindi niya magawang maging masaya dahil sa ginawa niya sa matandang janitor na may-ari pala ng Flora Wedding Company. Pagkatapos, ay ipinilawanag ni Sir Richard ang iba pang mga bagay. Ngunit halos hindi narinig ni Arya ang pinag-uusapan ng matanda dahil nalulunod siya sa kanyang kasalanan. Pagkatapos ng kanilang munting usapan, ay pinaalis na ang lahat at sinubukang lumayo ni Arya, ngunit tinawag siya ni Sir Richard. Miss Arya, may sandali ka ba para magsalita? Tanong ni Sir Richard at dahan-dahang tumalikod si Arya para harapin ang matanda. Hindi na nag-aksiya ng oras si Arya nang bigla siyang magmakaawa. Sir, sorry po sa ginawa ko. Stress lang po talaga ako. Pero sa tingin ko ay hindi po yung tamang dahilan kaya parusahan niyo na lang po ako. Kung gusto niyo pong tanggalin ako sa trabaho, please go. Deserve ko po. Sabi ni Arya na biglang lumuhod. Laking gulat ni Sir Richard at agad niyang nilapitan si Arya at tinulungang tumayo. Ano ka ba, iha? Tumayo ka nga dyan. Hindi kita tatanggalin sa trabaho. Lalo na sa napaka-kritikal na sandaling ito. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo kanina at nagkamali ako nabasagin yung plurara na iyon na nagpatalsik sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kaya huminahan ka, iha. Sabi ni Sir Richard. Huminga ng malalim si Arya bago niya pinakawala ng kanyang hininga. Napatingin siya kay Sir Richard na may apologetic na expression. Pasensya na po talaga, sir. Nagdala lang po ako ng emosyon ko kanina. Stress po kasi talaga ako kaya humihingi po ako ng paumanhin. Sabi ni Arya pero umiti lang sa kanyang matanda. Huwag kang mag-alala, iha. Pinapatawad kita. Pero kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. Sa narinig, ay dahan-dahang umiti si Arya. Ayan! Ayoko ng anumang negatibo sa loob ng kumpanya na to. Kaya patuloy nang umiti ka lang. Ikaw ay isang magandang binibini. Naintindihan ko ang iyong mga dahilan, kaya't huwag kang mag-alala. Sabi ni Sir Richard at halos mapaiyak si Ira sa kabaitan niya. Sige po, sir.
Salamat po. Now go. May trabaho pa tayo, di ba? Huwag kang mag-alala. Malalagpasan natin ang araw na to. Maaring nakaka-stress dahil sa laki ng kumpanya na to. At ang dami nating dapat gawin. Marami tayong kliyente na kailangan nating pagsilbihan. Pero huwag kang mag-alala. Malalampasan natin ito nung magkakasama. Okay? Ngayon, magtrabaho na tayo? Nakangiting sabi ni Sir Richard at lumiti naman si Arya. Yes, sir. Cheers! Huwang-buwa ang lahat habang nakaupo sa paligid ng isang mesa. Isang linggo na ang nakararaan mula nang mangyari ang abala at nakaka-stress na araw na yun, ngunit nalagpasan nila ito. At pagkatapos matiyak na may sapat na manggagawa para sa kumpanya, inimbitahan ng orihinal na may-ari ng kumpanya ang lahat ng mga manggagawang nagsumikap noong araw na yon na maghapunan sa labas. Everyone, please enjoy. It's on me. Sabi ng may-ari ng kumpanya at naghiyawan at nagpalakpakan ng lahat. Napatingin tuloy si Sir Richard Lee Arya na nakangiting nakatingin sa kanya. Diba sabi ko sa iyo, Miss Arya, malalagpasan din natin yun. Sabi ni Sir Richard habang itinataas ang baso niya. Cheers! Sabi ni Arya habang itinataas din ang baso niya. Sir, sigurado po ba kayo na hindi po kayo galit sa akin? Biglang tanong ni Arya at tumawa ng mahina si Sir Richard. Ano ka ba, iha? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Dapat talaga ay hindi natin hinahayaan na manaiga ang mga negativity sa atin. Ipangako mo na lang sa akin na hindi mo na muling tatratuhin ang mga tao ng ganun. Maliwanag ba? Pangako po, sir. Tumango si Sir Richard at numiti. Well then, let's enjoy the night, everyone.